Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tinipon tayo ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may looping tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipon muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin nino man kapag siya'y dumaranas ng pagsubok na tinutukso siya ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masama at hindi naman niya tinutukso ang sino man. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at napatangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo at nagugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Silang sayo'y tumatanggap ng turo sa kautusan. Pagkat sila'y magdaranas ng saglit na ginhawa, hanggang yaong masasamay mahulog sa hukay nila. Mapalad ang tumatanggap ng aral ang poong tapat. Ang lingkod ng Panginoon hindi niya iiwan, yaong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan, diwang ito ang sunsundin ng tapat ang pamumuhay. Mapalad ang tumatanggap ng aral ang poong tapat. Kapag aking nagunitang ang paako'y dumudulas, dahilan sa pag-ibig mo, O Diyos, ako'y tumatatag. Kung ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang sa aki umaaliw. Mapalad ang tumatanggap
nangaaral ang poong tapat. Mag-stay na po lang. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaiingat kayo. Ilagan ninyo ang libadura ng mga Pariseo at ang lebadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi iyon. Alam ito ni Jesus, kaya't sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakakaunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala pa ba kayong mata? Wala ba kayong tenga? Nakalimutan na ba ninyo nang paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bakol ang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo nauunawaan? Wika niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo na nakalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay. Sa katunayan, iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Subalit, alam ito ni Jesus Nazareno na sila ay walang mga dala. Kaya't siya'y tinanong niya,
Bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakakaunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tenga? Nakalimutan na ba ninyo nang paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ano po ang ibig sabihin ni Jesus Nazareno sa kaniyang katanungan sa mga alagad? Ano po ang nais niyang ipahiwatig? Simple lamang po, hindi naunawaan at hindi naintindihan ng mga alagad na si Jesus Nazareno ay ang tunay na tinapay ng buhay. Noong nagdaang araw, narinig natin sa ating ebanghelyo kung paano pinagpira-piraso ni Jesus ang natirang 5 tinapay at ito'y pinagsaluhan ng 4,000 tao. Ano pat nagkaroon ng maraming labis sa mga ito? Ipinamalas ni Jesus Nazareno na siya ang tunay na tinapay na nagbibigay kaganapan sa ating buhay. Siya ang tubig at alak na makakapawi ng ating pagkauhaw. Subalit kung inyo pong mapapansin, nakalimutan agad ng mga alagad ang himalang ito na ginawa ni Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ganito din po tayo minsan sa ating mga buhay. Madalas tayo ay nakakalimot. Uulitin ko po, madalas tayong nakakalimot, lalo na't dininig na ng Diyos ang ating mga panalangin. Marami sa atin masigasig kung magsimba at magdasal, lalo na kung may hinihiling. Subalit sa sandaling napakinggan na at ibinigay ang kanilang hinihingi, ay nakalimutan ng bumalik at magpasalamat sa Diyos. Hindi na sila patuloy na nagdasal at nagsimba. At ang mas higit na nakalulungkot, nakalimutan na nila ang ating Panginoon. Sa araw pong ito, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ipinapaalalang muli ni Jesus Nazareno na higit siyang mas malaki kaysa sa ating mga hinihiling, na mas mahalaga siya kaysa sa ating mga ninanais, mas makapangyarihan siya kaysa sa ating mga pagkatakot. Kaya't naway ang ating panalangin sa araw na ito, Jesus Nazareno, tulungan po ninyo kaming huwag na huwag makalimot sa inyo. Ipaalala po ninyo sa amin lagi na walang saysay ang aming buhay kung wala po kayo sa aming piling. Ipaalala po ninyo sa amin na mahalaga kayo kaysa sa lahat ng aming pangangailangan. At higit sa lahat, turuan po ninyo kaming magpasalamat sa araw-araw at bawat sandali ng aming buhay. Amen.
purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon tayo bilang sambayanan ng Diyos. Dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Ama. Panatag ang ating kalooban na tayo'y kaniyang pagbibigyan. Sa bawat panalangin, ang atin pong itutugon, maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang ating mga pastol sa simbahan, naway italaga ng buong buo ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga magulang at guro, naway maging mga buhay na huwaran ng pananampalataya sa mga taong nasa kanilang pag-aaruga, manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat, naway maibigay ang lahat ng ating makakaya para gawin ang nararapat at nawa ang salita ng Diyos ang siyang magbigay sa atin ng lakas. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat, naway magpakita ng malasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig at laging maglingkod sa iyo ng may mapagbigay at malinis na puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapalin niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod nang gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na galis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo, maraming salamat po.
pagkaan, buhay kumay pagbantaan, sa iyo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking tanglaw. Sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisinda, matatakot kung ako'y lagi nasa piling niya. Sa darating na Miyerkules, February 14, ay Miyerkules ng Abo na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa hapon ng Martes, ngayong araw na ito, ay darawas natin ang rito ng pagsusunog ng mga lumang palaspas. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Miyerkules ng Abo. Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito at mayroon din pong pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Miyerkules ng Abo ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po ng nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ng pagkain at mag-ali ng pagsasakripisyo sa kani-kanilang pamamaraan. Ang lahat po ay nanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN, at iba pang mga grupo o sama ng ating simbahan sa ating unang Lenten Recollection. Ngayon pong araw na ito, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan, ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Jesus Madrid, ang ating pong parochial vicar. Inihandag po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Pabibili pa rin po ang ating official na imahe ng Jesus Nazareno, ang large size ay nakakahalaga ng 2,500 pesos, ang medium size ay 1,000 pesos, at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 7 a.m. hanggang 6:45 p.m. Pagkatapos ng Misa, wiwisi kong pong lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo
ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sabisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.